marine life ang ipinagmamalaki ng Occidental Mindoro, ang tinaguriang marine wonderland of Luzon. Pagkatapos ng Maldives na feel sa isang island resort sa San Jose. Bumiyahe naman kami ng hanggang 3 oras papuntang Sablayan. Dito kasi mararanasan ang Sablayan Zipline na nagbukas noong 2015. Kilala ito bilang world's longest island-to-island zipline na may layo na 1.4 kilometers. Nagkataon lang siguro na meron talaga kaming dalawang islet na nagkukonek at makikita natin na potential siya na lagyan ng isang zipline adventure. At pinag-isipan din mabuti na itong zipline tower na aming ilalagay at ride ay maging kakaiba sa ibang lugar. Isa na rin dahilan dahil nga sa haba ng zipline ay medyo mabagal ang kanyang takbo upang maipakita rin yung underwater attractions. Hindi ka lang nakapag-island hopping dito, tila naka-island flying ka pa. Kaya naman patok ito sa mga turista, mapa-foreign man o lokal. Game na! Bago ka malula sa taas nito, malulula ka muna sa ganda ng paligid mo. Baba, maraming mga starfish, tapos makita mo yung mga bato-bato, yung mga starfish, kasi malinaw yung tubig, tapos parang mababaw lang, kaya sobrang clear. Yung kapag nandito ka sa bandang malapit na, dito sa dulo, tsaka lang lalalim. Tapos maganda, ano lang siya, nakaka-relax. Hindi siya yung tipong hindi siya yung tipong extreme na sobrang matatakot ka, kasi nakaka-relax lang. Ang Sablayan Zipline Adventure, bukas 7 days a week, mula alauna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. 500 pesos ang one way. At pag gusto nyo ng ibang experience pabalik, angkas na sa boat ride for only 30 pesos. Sa tinatawag na circuit tour dito sa Sablayan, pwedeng ituhog sa zipline ang 15-minute boat ride papunta sa Pandan Grande Island, kung saan pwedeng libutin ang marine protected area. Hindi ka pa man lumulublog sa dagat, pwede ka na rin mag-snorkel dahil sa glass-bottom boat nila. Ayan, kung hindi nyo pa feel lumangoy, ayaw nyo pang mabasa, or hindi kayo marunong lumangoy, pwede nyo ma-appreciate ang underwater dito sa glass-bottom boat nila. Pwede kayo mag-relax dito. Dahil sa linaw ng tubig, lutang na lutang ang ganda ng coral reefs. At dahil mayaman sa corals, ang Pandan Grande, mayaman din sa labang dagat gaya ng mga pawikan. Pagdating sa Pandan Grande, swimming muna. Sino ba naman ang hindi mapapatakbo sa dagat kung ganito kaputi ang buhangin at kaganda ang tubig? Pisaw, ready na akong makipag-meet and greet sa mga taga rito. Appreciate ang underwater view, pero sa snorkeling pa lang, mabubusog na ang inyong mga mata. Grabe! Meron kami nakitang dalawang pawikan, tapos mga stingray.
Hindi lang isang stingray. Nakakatuwa. Sa entrance fee na 150 pesos at 55 pesos na environmental fee, sulit na sulit ang adventure. Kung nabusog kayo sa nakita nyo sa ilalim ng dagat, heto at mabubusog din kayo sa iahain sa inyo. Sa bayan ng Santa Cruz na isang oras mula sa Sablayan, matitikman ang local delicacy na kuhol. At ang putaheng dapat yung subukan, ang first ever winner ng isang food festival competition dito, ang ginataang suso. Ang suso na pinaliguan sa Carabao's Milk at ipinartner sa organic rice, winner na winner talaga. Time to be one with Mother Nature. Tara na sa Kalawagan River. Mula sa pier, isang oras lang ang layo ng bayan ng Paluan kung saan makikita ang ilog. Nandito tayo ngayon sa Kalawagan River dito sa bayan ng Paluan sa Occidental Mindoro. 1970s pa lang nang simulang pumunta dito at lumangoy ang mga Mindoreño. At ngayon, unti-unti na rin siyang pinapakilala para sa mga turista. Punta tayo dun. Pagtapak dito, preskong hangin at malinis na ilog ang bubungad. Basically, it's a river. But for us locals, syempre, dito kami gumawa ng childhood. And ito yung pride namin. Ito yung pride ng Paluan. Because in 2006, 2007, 2008, it was awarded by the DILG as the cleanest inland body of water sa buong Pilipinas. And inilaban natin ito sa New York. ₱40 lang entrance fee dito at pwede ka nang mag-nature tripping buong araw. Ang presko sa pakiramdam ng tubig kahit na mainit. Kapag nandun ka, nakaka-refresh ng feeling. At ito pala ang tubig na to. Yung tubig dito, galing siya sa bundok ng Tiko-Tiko. After more than 40 years, tuloy-tuloy ang pagpapaayos dito para mabisita ng mas maraming turista at ma-experience nila ang sarap ng buhay sa Paluan. Speaking of masarap, ito ang delicacy ng mga taga-Paluan na ipinapasubok nila sa mga turista. Ang insektong uok na makikita sa kabundukan, patok daw na panlamansya ng mga Mindoreño. Sa mga puno sila nangingitlog, partikular na sa mga puno ng banabaw, apitong at dungon. Para makakuha ng uok, 6 oras inaakyat ang bundok, habang araw naman ang inilalaan para makuha ito, depende sa puno. Ito ang exotic delicacy dito sa Paluan, ang uok. Nakakuha daw to sa mga puno-puno at palagi nila daw dito kinakain to. Usually steamed pero may iba na adobo, ganyan, gata. Pero ito steamed. Natitikman natin. Mahal ko yung trabaho ko kaya lang minsan. Hi! Kawawa naman siya. Dapat to iniiwan sa mga ano eh, sa bundok-bundok. Oh, hello! Yan daw yung ano, bituka! Magkano? Magkano? Isa lang to ah. Big.
Rich nga yung lasa, malinamnam. Malinamnam na lasang kahoy. Ganon. Dito sa Mindoro, pati ang bituka nyo, dapat adventurous. Hindi, okay lang na syempre once in our lives ma try natin yung mga ganitong creatures, 'di ba? Yung mga ganyan creatures. Oh. Ang kada kilo ng uok nasa 200 hanggang 500 pesos. Sa hirap ng pagkuha nito sa mga katutubong iraya ng Occidental Mindoro, value for your money na ito. Ibang lugar na pwedeng makita, mga activity na pwedeng maranasan, at mga delicacy na dapat subukan. Ang Occidental Mindoro, isa sa mga biyaheng hindi ko malilimutan. Hindi ako binigo nung sinabi nila na ang Mindoro ay isang marine wonderland kasi ang dami mong makikita, ang daming magandang mga lugar na pwede mong makita. Malayo man yung biyahe, pero sobrang sulit yung pagod at yung pag-aantay mo. And I shall be back.